Hey guys, good morning. This is your coach, Coach Enzo. And today, so ito, samahan niyo ako sa aking journey towards our COVID-19 vaccination. So punta na tayo sa vaccination site kung saan ako nakasite sa Quezon City. So enjoy my vlog! So ano bang requirement? Syempre, bago ka pumunta sa vaccination site. So ngayon kasi hindi na pwede ang walk-in. So kailangan mag-register ka online for your appointment, COVID-19 vaccination appointment. So sa case ko, nag-register ako online sa Quezon City registration. And of course, ako naghintay ako ng 2 weeks bago ko ma-receive yung text message confirming na meron na akong slot at vaccination schedule. So, ayun. So, ano ba yung mga requirements? Of course, bago ka pumunta, so, kailangan may dala-dala kang face shield, face mask, and of course, alcohol. Ayan. Or hand sanitizer. So, ingat lagi and punta ka na sa vaccination site kung saan ka nasa. Ayan, so nagsumakay kasi ako ng MRT kasi yung site ko is Quezon City. So pagbaba ko, ayan, sa Cubao na. And of course, lakad-lakad lang kasi sa mall ako naka-assign. So good thing, very accessible. Ayan. So sa Robinson's Magnolia, which is around 5 minutes lang siguro from Cubao. Ayan, so very accessible yung place kung saan ako nakuha ng slot. So early in the morning, ang schedule ko is 11 a.m. So kailangan mo lang ipakita sa guard yung text confirmation na may schedule ko for the day na galing sa Quezon City online registration. Then prepare na yung valid ID para sa verification. And of course, fill up ng form, diba? And may mga spaces sa upuan. And of course, syempre naka-face mask, face shield at all times. And so bawal tanggalin yung face shield. Ayan, so kung makikita nyo, dito na, babakunahan na ako. So, after the verification process, dala mo yung valid ID mo kung saan i-confirm na dapat yung valid ID mo nandoon yung address kung saan ka nakatira. Ayan, so Quezon City. May Quezon City ID kasi ako. And at the same time, nag-work din ako sa Quezon City. Kaya, so pwede yun yung valid ID. Place of residence na ID and of course, yung tinatawag natin yung ID from work na sa QC ka. So after mo mabakunahan, so meron tayong waiting area. Ito na yung last part kung saan pahinga ka lang ng konti around. Siguro 15 minutes, ayan. Para at least, di ba, hindi naman mabigla yung katawan mo since kakabakuna mo. And so far, wala pa naman ako nararamdaman at this point. Ayan. So, siguro towards the evening ko na nararamdaman na medyo mabigat yung aking braso. Kung saan, yung left arm ko, kung saan in-inject yung vaccine. So, ayan. Good news, wala. Hindi ako nakaramdam ng pananakit ng katawan, maliban din sa braso. And of course, wala namang malubhang side effects, thanks God. So, hindi ako nagkaroon ng fever. Pakiramdam ko lang may fever ako, pero wala naman. Using temperature check. So, pabalik na tayo. Ayan. So, ito naman yung day 2. So, bumalik tayo for our second dose. Moderna yung vaccine ko. So, dala mo lang dapat yung vaccination card mo. Para at least, ayan, yan yung supporting document mo para makita nila yung schedule mo. And of course, yung valid ID. So, for the verification process, mabilis lang naman. Kasi kapag dating sa second dose, wala nang masyadong interview. So, kakausapin ka lang naman na yung nag-i-screen. I-double check yung dala mong requirements. Kung tama yung schedule date mo ng second dose. Ayan. So, kakausapin ka ng doktor kung may naramdaman ka for the past 2 weeks. Then, pila na after that.
So, pili na sa vaccination. Actually, second part dito. And of course, pahinga ulit for 15 minutes while waiting for my name to be called kasi nililista nila yung vaccination card, nilalagyan nila ng sticker, then nilalaminate nila. So, ganun ka-organize dito sa Quezon City. Ayun, so quick update lang. So, after kong mabakunahan on my first day, sobrang sakit talaga nung left arm ko. Then, nilagnat ako, guys. So, more than 37.6 hindi bumababa. So, nag-take na ako ng paracetamol every 4 hours. And, sumakit din yung likod ko hanggang lower back. Then, that's for 2 days. So, talagang iba yung dating ng second dose. Mas mabigat as compared no first dose.